Magiging maganda ba ang ating mundo kapag lahat tayo ay natutong maglingkod sa bawat isa? Nako, marahil ito ay parang langit dito sa lupa. Magkakaroon ng langit sa ating tahanan, magkakaroon ng langit sa ating trabaho, magkakaroon ng langit sa ating relasyon. At alam nyo, nakakalungkot kasi nandito tayo sa mundo na ang ating mindset ay nakatuon sa ating sarili. Nakatuon sa kung ano makukuha natin. Anong mapapala ako dyan? Salip na, paano ako magagamit ng Diyos para sa ikabubuti ng iba? Nakakalungkot kasi marami sa mga tao ay nakafocus na sila ay pagsilbihan sa halip na tingnan kung ano yung pangangailangan ng iba. Mas madalas ay nakatingin sa kung ano ang pwedeng gawin ng ibang tao para sa kanila. Nakakalungkot kasi ang mundo natin ngayon ay ang mga tao ay hindi interesado na maglingkod kung tayo ay magiging honest lang. Alam mo, kadalasan ang ating pinapanalangin ay ibigay ng Diyos ang lahat ng ating ninanasa. Ang ibig sabihin ay nakasentro sa ating sarili ang ating buhay. Kaibigan, ito yung pag-uusapan natin ngayon. Bakit ba importante na tayo ay maglingkod sa Diyos? Ano yung kinalaman nito sa ating buhay? At sa paanong paraan ba tayo dapat maglingkod? Tapusin mo mensahe na ito upang matutunan mo kung ano ang purpose ng iyong buhay dito sa lupa. At ito ang magbibigay sa iyo ng satisfaction sa buhay. Matututunan mo din kung paano ka magiging katulad ng Panginoong Jesus at matututunan mo ang sikreto kung paano ka magiging dakila sa paningin ng Diyos. At ang pinakamaganda dito ay kapag ginagawa mo ang mga pag-uusapan nating paglilingkod, ikaw ay magkakaroon ng malaking gantimpala sa langit. Magandang araw muli mga kawodji, salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Sunday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat din pala sa mga bagong members ng ating online discipleship group. Sa mga gustong mag-lead naman ng discipleship group ay message nyo lang kami. Type nyo ang salitang lead at magre-reply kami para sa link ng registration. Meron nga pala tayong live worship service sa Uplive na ginaganap every Sunday 10 a.m. Pwede namin kayong ipanalangin dito pagkatapos ng service. Sa mga gustong sumamba na kasama namin ay mag-type lang kayo ng worship at padadala namin kayo ng link. Kung hindi ka pa nga pala nakakasigurado sa iyong kaligtasan, hindi ka sigurado kung matapos ka mawala sa mundong ito, ay makakasama mo ang Diyos sa langit. Nako, mag-type ka ng save sa comment section at babahagi ng ka namin ng mabuting balita. Okay, balik tayo sa topic. Bago natin pag-usapan kung paano tayo makakapaglingkod sa Diyos sa tamang paraan, ay pag-usapan muna natin, bakit nga ba importante sa Diyos na tayo ay maglingkod? Alam mo, maganda yung sabi ni Rick Warren. Sabi niya, serving is one of your life purposes. Sabi sa Mark 8:35, if you insist on saving your life, you will lose it. Only those who throw away their lives for my sake and for the sake of the good news will ever know what it means to really live. Wow, sabi dito, kung sino lang yung magbibigay ng kanyang buhay, yung magtatapon ng kanyang buhay, yung magsusurrender ng kanyang buhay para sa kapakanan ng mabuting balita ng kaligtasan, ay siya lang ang makakaalam kung paano talaga mabuhay ng totoo. Grabe no, maaaring nag-e-exist ka pala dito sa mundo pero hindi ka totoong nabubuhay hanggat hindi mo nagagawa ang purpose ng Diyos para sa iyo. Pangalawa, serving makes you more like Jesus. Sabi sa Mateo 20:28, sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito upang hindi paglingkuran kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Ang Panginoong Jesus ay nagpakita ng selflessness, nagpakita ng pinakamataas na uri ng pagmamahal. At kung hindi tayo matututong maglingkod nang kagaya ng sa Panginoong Yesus, ay hindi tayo magkakaroon ng spiritual maturity. Ang ibig sabihin, mananatili tayo na spiritual baby habang buhay. Pangatlo, serving is the highest use of your time. Sabi sa 1 Corinto 15:58, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Kaibigan, ang siguradong ginagawa mo na walang sayang, walang tapon at may siguradong return of investment ay ang mga bagay na gagawin mo
para sa Diyos. Kaya nga, ito yung pinakamatalinong paggamit mo sa iyong panahon. Nakakalungkot kasi mas nauubos yung ating oras sa mga bagay na walang return of investment, na walang balik na galing sa Diyos. Kaya nga, kung ayaw mo masayang ang iyong pagod at oras dito sa mundo, ay nako, gamitin mo ito sa paglilingkod sa Diyos. Pang-apat ay serving is the secret to greatness. Sabi sa Mateo 20:26, hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Salib kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. Wow, ang sikreto pala. Kung gusto mo maging dakila, ay hindi ang maging pinakasikat sa social media o maging pinakamayaman o maging pinakamagaling sa larangan na napili mo. Hindi din sa dami ng iyong mga helper sa bahay. Kung hindi, magiging dakila ka kung ikaw ay marunong magpakumbaba at maglingkod sa iba. Ang totoong greatness ay makikita sa pagiging servant mo sa ibang tao. At ang panglimang dahilan kung bakit importante na tayo ay maglingkod, serving will be rewarded in heaven. Sabi sa Marcos 10:29-30, sumagot si Jesus, tandaan ninyo, ang sino man nag-iwan ng kanyang tahanan o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain, dahil sa akin at sa magandang balita, ay tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit pa ng mga iyon, mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupain. Ngunit, may kalakip na pag-uusig at sa panahong darating, magtatamu siya ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, kung maglilingkod ka sa Diyos, ay walang masasayang. Lahat ito ay merong reward. Ang lahat ng ibinigay mo, pati na ang buhay mo na binigay sa Diyos, ay may gantimpala dito sa lupa at maging sa susunod na buhay. Kaya kaibigan, tanungin mo ito sa sarili, gaano ka ba kasabik na maglingkod sa Diyos? Gusto ng Diyos na baguhin mo ang iyong pananaw patungkol sa paglilingkod. Tingnan mo ito. Ito yung utos niya sa iyo at sa akin. Sabi sa Roma 12:11, huwag maging tamad, sa halip ay maging masigasig. Maging maningas kayo sa espiritu na naglilingkod sa Panginoon. Narealize ko na maaring minsan tinatamad tayo, hindi tayo masigasig, hindi tayo maningas, hindi tayo matyaga. Bakit nangyayari ito? Marahil ay ang pagmamahal ay hindi pa naging ganap sa atin. Hindi pa natin naranasan ang ganap na pagmamahal ng Diyos. Kaya hindi tayo nasasabik maglingkod sa Kanya at sa ating kapwa. Kaya nga, marapat lang na palaguin natin ang ating pagmamahal sa Diyos. Kilalanin natin siya mabuti. At habang lumalago ang ating pagmamahal sa Kanya, ay magbubunga ito ng tamang paglilingkod. So meron lang tayong 4 na pag-uusapan ngayon kung paano maglilingkod sa Diyos. At syempre, ang ating acrostic ay love o pagmamahal. L-O-V-E. O ano yung L? Lay your motives before God. So tandaan natin yan, ha? Letter O, overcome challenges through faith. Letter V, value others above yourself. Letter E, embrace the example of Jesus. So number 1, lay your motives before God. Sabi sa Marcos 10:35, at nagsilapit sa kanya si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo na sa kanya ay nagsisipag, sabi, Guro, ibig naming iyong gawin sa amin ang anumang aming hingin sa iyo. Grabe, ang tindi nito. Sabi nila, Lord, kung anong hihilingin namin sa iyo, yun ang gawin mo sa amin. Kahit ano, basta gawin mo. Parang ganun yung sinasabi nila. Gusto nilang sabihin ng Panginoong Jesus na, oo, kahit hindi pa niya naririnig kung ano yung gusto nilang hingin. Tinatrato nila ang Panginoong Jesus na genie na magbibigay ng kanilang mga wish. Kaibigan, maring naiinis ka kila Juan at Santiago, pero tignan din natin ang ating sarili. Maring minsan, ginagawa mo yung name it, claim it. Akin na to, kiniklaim ko na, Lord. Mangyayari itong hinihiling ko sa iyo. Kaibigan, kapag ganito yung ginagawa natin, parang sinasabi mo sa Diyos na napagdesisyonan ko na ito, claim ko na ito, mapupwersa na gawin ito ng Diyos. Kaibigan, mali. Hindi mo mapipilipit ang kamay ng Diyos. Kaya sa halip, ang ipapanalangin mo ay, Lord, gagawin ko kung anong gusto mong ipagawa sa akin at hindi kung ano ang gusto kong gawin mo. Then, tuloy natin ang pagbasa. Sabi sa Marcos 10:36, at sinabi niya sa kanila, anong ibig ninyong sa inyo'y aking gawin? Then sabi nila sa Marcos 10:37, at sinabi nila sa kanya, ipagkaloob mo sa amin na mga kaupo kami, ang isa'y sa iyong kanan at ang isa'y sa iyong kaliwa, sa iyong kaluwalhatian. Wow! Ibang gusto nila, sinasabi ng Panginoong Jesus, ang kanyang paghihirap sa krus, pero sila
Ang hinihingi nila ay corona. Ang hinihingi nila ay posisyon. Ang hinihingi nila ay connection. Ang hinihingi nila ay kapangyarihan at kadakilaan. Gusto nila na sila yung pinakamalapit sa Panginoong Hesus upang magkaroon ng pinakamataas na pagtingin ng mga tao. Kaibigan, anong motibo mo? Bakit ka naglilingkod? Kung gusto mong umanlad ng iyong paglilingkod, ay isurrender mo ang iyong motibo sa Diyos. Bantayan mo ang iyong puso. Bakit? Kasi yung puso natin laging lumiliko. Kahit na gusto naman natin siyang ituwid. Ako, may pagkakataon na nakikita ko yung aking sarili na mali ang motibo sa paglilingkod. Halimbawa, tingin ako ng tingin sa subscriber at mga comments. Ilan na ba yung subscriber at ano na yung mga comments nila? Na-realize ko na may tendency ako na maglingkod dahil gusto ko maging sikat at magparami ng subscriber. May tendency ako na magpa-impress sa ibang tao. Kaya nga, dinadalangin ko sa Diyos ay, Lord, i-purify nyo yung aking motibo dahil gusto ko na kapag naglingkod ako sa inyo, ay ang motibo ko ay dahil sa mahal ko kayo at gusto ko na maitaas ko kayo sa aking buhay. Kaya kaibigan, para malaman mo kung tama ang iyong motibo sa paglilingkod, ay tanungin mo yung mga tanong na ito. Ano ang gusto ko? Bakit ko ito ginagawa? Sino ang aking pinaglilingkuran? Sino ang aking piniplease o pinapaluguran? Ginagawa ko ba ito para sa glory ng Diyos o ginagawa ko ito para sa aking glory? Sabi ni Vonnegut Bright, true leadership is serving God and not looking for the glory that might come from it. You don't do it for the glory or personal benefit, but for God's glory. You don't take credit for anything that is done, but praise God for everything that He has done through you. Kaibigan, ano ang iyong motivation? Pwede natin gamitin ang ating mga spiritual gifts. Pwede tayong maging tapat sa paglilingkod sa simbahan. Pwede nating pakainin yung mga nagugutom. Pwede tayong mamatay para sa kanila. Pero kung hindi mo yung ginagawa dahil sa pagmamahal mo sa Diyos at sa kanila, ay wala itong saysay sa mata ng Diyos. Kaibigan, alalahanin mo ito. Merong mas mahalaga kaysa sa paglilingkod. Mas mahalaga ang motivation kung bakit ka naglilingkod kaysa sa paglilingkod mo mismo. Totoo, namatay ang Panginoong Hesus para sa atin, pero ang motivation niya ay pagmamahal sa atin. Kaya kaibigan, tanungin mo ito. Ano ang magmo-motivate sa iyo? Ito ba ay pera, kapangyarihan, o kasikatan, o gusto mong patunayan na ikaw ay tama at matalino, kaya hindi ka nagpapatalo? Kaibigan, kung ang motivation mo ay hindi pagmamahal, useless yan sa mata ng Diyos. Sabi ni John Piper, "We are the servants of Jesus in that we submit to His authority and His right to tell us to do whatever He pleases. But we are not His servants in the sense that He needs our help and that His enterprise in the world is sustained by our energy." Wow! Sabi ni John Piper na ang paglilingkod ay pagpapasakop sa authority ng Diyos. Ang motivation din ng paglilingkod ay hindi dahil sa kailangan ng Diyos ng katulong at hirap na siya, kaya kailangan niya ang tulong mo. Mali, kaibigan. Kahit kailan ay hindi siya manghihina at hindi niya kailangan ang tulong natin para magawa niya ang kanyang layunin. Kaya nga, ang motivation kung tayo ay maglilingkod ay hindi lang pagmamahal sa Kanya, kung hindi gusto nating sumunod sa Diyos bilang pagpapakita ng ating pagmamahal at pagtitiwala sa Kanya. Sabi ni F. John Stott, "If the church was worth His blood, is it not worth our labor? The privilege of serving, it is established by the preciousness of the price paid for its purchase." Kaya kaibigan, dahil sa dugo na pinantubos sa iyo at sa akin, ay maglingkod tayo sa Diyos. Kung maglilingkod tayo, ay hindi tayo maglilingkod na parang nagdedemand tayo ng sahod. Hindi tayo maglilingkod dahil meron tayong hinihinging kapalit. Hindi tayo maglilingkod dahil kailangan natin ng padrino sa nilalakad nating transaksyon. Hindi tayo maglilingkod dahil tutugunan natin ang pangailangan ng Diyos. Mali din, kaibigan. Sabi sa mga Gawa 17:25, "Ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao na parang bagang siya'y nangangailangan ng anumang bagay. Yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay." Kaibigan, tama na maglingkod tayo sa Diyos, pero hindi para isipin na kailangan niya ang ating serbisyo. Siya ang may-ari ng lahat. Siya ang gumawa ng lahat.
Tingnan mo, sabi niya sa mga awit 50:12, kung ako may nagugutom, hindi ko nasasabihin. Yamang lahat sa daigdig na narito'y pawang akin. Wow, grabe no? Parang sinasabi ng Diyos na wala akong kailangan na hindi ko kayang isupply sa sarili ko. Kaya huwag mo isipin na maglilingkod ka para mapunan mo ang pangangailangan ko. Kaya kaibigan, kung naglilingkod ka sa Diyos, ay dapat tama ang iyong motivation. Si Santiago 1, ang motivation nila ay umangat kahit na matapakan nila ang kanilang mga kasamahan. Ang tawag dito ay kasakiman. Si Kenneth Lay ay ang founder at CEO ng Enron. Si Lay ay mataas ang pangarap. Siya ay nakapagtapos sa University of Missouri. Nagtrabaho sa Exxon sa Houston, nagtrabaho sa gobyerno, naging federal regulator, naging undersecretary ng Department of the Interior, at kalaunan ay bumalik sa private sector upang itayo naman ang Enron. Yung company na ito ay mabilis na lumago at tumaas ang presyo sa stock market. At halos lahat ng tao ay gustong bumili ng stock na ito. Kaya lang, may problema. Hindi pala totoo ang mga report na binibigay nila Lay. Hanggang sa ito ay nag-crash. Sabi ng mga kaibigan ni Lay na ito naman daw ay mabait na tao. Kaya lang ay nagkaroon siya ng maling ambisyon. Ito ay kasakiman. Napatunayan sa korte na siya ay nanloko ng mga tao. At bago siya ikulong, habang nag-aantay siya ng kanyang sistensya, siya ay inatake sa puso. Kaibigan, suriin nating mabuti yung ating ambisyon. Suriin nating mabuti ang ating motivation. Bakit natin ginagawa ang isang bagay? Kasi kung ginagawa natin ang isang bagay dahil sa maling dahilan, ito ay magpapabagsak sa atin. Sa tuwing umaapak tayo sa ibang tao upang maunahan natin sila, bandang huli, tayo din ang babagsak. At ito, yung issue ni Juan at ni Santiago. Gusto nilang mauna sa posisyon kahit kinausap nila ang Panginoong Jesus. Parang sinasabi nila, huwag mo intindihin yung mga kasama namin, Lord. Kami ang iangat mo. Isa sa kaliwa, isa sa kanan. Grabe, no? Ang kasakiman ay palagi naghahanap ng special na treatment kahit masagasaan ng ibang tao. Kaya kaibigan, kung ikaw ay maglilingkod, maglingkod ka na may tamang motivation. Mahal na mahal ka ng Diyos at gusto ka niyang mapabuti. Kaya ang iyong motivation ay ang sumunod sa Diyos na maglingkod dahil nagtitiwala ka sa kanyang salita. Sabi ni Neil T. Anderson, "We don't deserve God to gain His acceptance. We are accepted, so we serve God. We don't follow Him in order to be loved. We are loved, so we follow Him." Number 2, paano ba tayo uunlad sa ating paglilingkod sa Diyos? Overcome challenges through faith. Basahin natin kung ano naging tugon ng Panginoong Jesus kila Juan at Santiago. Marcos 10:38. Datapwat, sinabi sa kanila ni Jesus, "Hindi ninyo nalalaman ng inyong hinihingi. Mga kaiinom baga kayo sa sarong aking iinuman o mga ngabautismuhan sa bautismo na ibinautismo sa akin?" Ang saro ay simbolo ng paghihirap at kasakitan. Ang ibig sabihin ng pag-inom ay yung pagtanggap mo sa iyong sarili. Doon sa hardin ng Getsemani ay nanalangin ang Panginoong Jesus. Tingnan mo, ito yung sabi niya, Mateo 26:39. "At lumakad siya sa dako paroon at siya'y nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, 'Ama, kumbaga, maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kung hindi ayon sa ibig mo." Ayon sa talatang ito ay nais sanang huwag nang daanan ng Panginoong Jesus ang saro. Nang ibig sabihin ay paghihirap at kasakitan. Sa case ng Panginoong Jesus, ang saro niya ay siya ay ipapako sa krus at makakaramdam ng sobrang hirap at sakit. Now, tingnan natin kung ano sagot ni Juan at ni Santiago tungkol sa saro na binabanggit ng Panginoong Jesus. Marcos 10:39. At sinabi nila sa kanya, "Kaya namin." At sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang sarong aking iinuman ay iinuman ninyo. At sa bautismo na ibinautismo sa akin ay babautismuhan kayo." Wow, sabi ni Juan at ni Santiago, kaya daw nilang inumin yung saro ng Panginoong Jesus. At sabi ng Panginoong Jesus sa kanila, "Totoo nga, iinom kayo ng saro na iinumin ko." Gusto ni Juan at ni Santiago ng glory. Gusto nila ng kaluwalhatian. Gusto nila ng karangalan. Pero sinasabi sa kanila ng Panginoong Jesus na ihanda ninyo ang inyong sarili dahil makakaranas din kayo ng paghihirap at sakit. Na-realize ko na kapag ikaw ay naging alagad ng Panginoong Jesus, ikaw
ay magiging kabahagi din sa kanyang saro. Si Santiago ang unang pinatay sa mga apostol sa kautusan ni Haring Agripa. Si Juan naman ay kinulong at ipinatapon sa isla ng Patmos na kung saan siya ay nanatili sa mahirap na kalagayan doon hanggang sa siya ay namatay. Kaibigan, kung seryoso ka sa paglilingkod sa Diyos, then huwag mong isipin na magiging madali ang lahat. Ang pag-inom sa saro ay pagiging kabahagi ng Panginoong Yesus. Hindi lang sa victory, kung hindi pati na sa paghihirap. Ang ministry ay hindi madali, pero ang pag-inom ng saro ay simbolo na gagawin mo yung paglilingkod sa Diyos kahit anong mangyari, kahit anong hirap. Kaya nga kung ikaw ay naglilingkod ngayon sa Diyos, I'm sure dumadaan ka rin sa kahirapan. Kung sa tingin mo ay wala pa, ay huwag ka magulat kapag ito ay dumating. Ito ay kasama sa ating paglilingkod. Hindi pinangako ng Panginoong Hesus na magiging problem-free ang ministry. Hindi niya sinabi na ang paglilingkod ay piece of cake. Mali, mayroong kapalit na kahirapan ang paglilingkod. Kaya nga, ang tanong, kaibigan, ikaw ba ay willing magbayad para maglingkod sa Diyos? Si Dietrich Bonhoeffer ay isang German pastor na binitay ng mga Nazis. Sabi niya, suffering then is the badge of true discipleship. The disciple is not above his master. Then sabi ni Bonhoeffer sa mga tagasunod ng Panginoong Yesus na nakatingin at nakafocus lang sa sarili at hindi naglilingkod, ay nakatanggap lang daw sila ng cheap grace. Now, ano ibig sabihin ng cheap grace? Basahin natin yung sinabi ni Bonhoeffer. Cheap grace is the preaching of forgiveness without requiring repentance. Baptism without church discipline. Communion without confession. Absolution without personal confession. Cheap grace is grace without discipleship. Grace without the cross. Grace without Jesus Christ, living and incarnate. Kaibigan, hindi ka tumanggap ng murang grace. Binayaran ng Panginoong Yesus ang lahat ng iyong kasalanan ng kanyang mahal na dugo. At pag naintindihan mo ito, ay wala kang bagay na hindi mo isusuko sa Panginoong Yesus. Kaya kapag naglingkod ka sa Kanya, ay siguraduhin mo na ito ay paghihirapan mo gaya ng paghihirap niya nung binigay niya sa iyo ang kailangan mong kapatawaran. Ang ibig ko sabihin, halimbawa, kung ikaw ay babae, tapos dinalan ka ng iyong asawa ng napakagandang bulaklak, anong mararamdaman mo? Siyempre, matutuwa ka dahil sa kabaitan na thoughtfulness ng iyong asawa. Tapos sabi niya, merong kasing nag-deliver sa opisina ng mga bulaklak na yan eh. Nagkamali pala ng address. Ngayon, walang kumukuha sa opisina at masisira lang yan doon. Kaya ito, dinala ko para sa iyo. Now, ano kaya mangyayari? Matutuwa ka pa din ba kaya? Siyempre hindi. Bakit? Dahil hindi naman niya pinaghirapan na bilhin yung bulaklak na iyon ng kanyang sariling pera. At hindi niya pinaghirapan na paggugulan ng panahon. Kaya walang meaning yung regalo. Narealize ko, ganyan din ang principle ng ating paglilingkod. Tinitignan ng Diyos ang ating paglilingkod base sa kung anong halaga nito para sa iyo. Tinitignan ito ng Diyos base sa kung anong isinakripisyo mo para gawin ang paglilingkod na iyon. Hindi ka lang tatanungin ng Diyos kung anong ginawa mo kung hindi i-consider niya kung anong ginastos mo sa paglilingkod mo sa Kanya. May kwento noon sa Mark chapter 12 tungkol doon sa mga nagbibigay ng kanilang pera sa church. May mga mayayaman na naglalagay ng malalaking halaga. Tapos merong isang babae na byuda at mahirap na naghulog ng 2 tansong salapi. Kumbaga, ito ay barya. Pero tingnan mo kung kanino nalugod ang Panginoong Yesus. Doon ba sa naghulog ng malalaking halaga o dito sa naghulog ng 2 pirasong barya? Sabi sa Marcos 12:43-44, tinawag ni Yesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng byudang iyon ay higit na maraming kaysa sa inihulog nilang lahat. Sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon sapagkat siya'y dukha ay ang buo niyang ikinabubuhay. Wow, nakatingin ang Panginoong Yesus hindi doon sa akto ng pagbibigay, kung hindi nakatingin siya sa kung anong naging halaga noon sa mga nagbibigay. Nakatingin siya sa kung anong isinakripisyo noon nagbigay. Yung mayayaman, maaring malaking halaga ang ibinigay nila, pero para sa kanila ay barya lang yon. Baliwala lang sa kanila yon. Sobra lang sa kanila yon. Pero yung babae, ibinigay niya ang buo niyang ikinabubuhay. Kaibigan, nasasaktan ka ba sa iyong pagbibigay? Naaapektuhan ka ba sa iyong paglilingkod? Kung hindi, ay baka naglalaro ka lang sa iyong pagsunod sa Panginoong Yesus.
Kasi ang pagsunod sa Panginoong Hesus ay merong kapalit na sakripisyo. Meron itong cost para sa iyo. At ito ay naintindihan din ni David. Gusto ni David na magtayo ng altar para sumamba sa Diyos. At nung bibilin na niya yung lupa, sabi ng may-ari, "Wag na, libre na lang to. Pati na itong toro, pati itong panggatong sa'yo na, libre na to." Alam mo siguro kung hindi si David yon, maaaring sinabi niya, "Hay, nako, thank you, napakabuti mo kapatid." Pero hindi. Tingnan mo sabi ni David, 2 Samuel 24:24. Ngunit sinabi ng hari, "Hindi maaari, babayaran kita, sapagkat hindi ako maghahandog kay Yahweh ng anumang walang halaga sa akin." Kaya't binayaran ni David ang giikang iyon at ang toro sa halagang 50 pirasong pilak. Kaibigan, nakatingin ang Diyos sa ginagawa mong paglilingkod. Pero nakatingin din siya sa kung anong naging halaga ng paglilingkod mo na iyon sa iyo. Kaibigan, kung hindi ka nasasaktan sa ginagawa mong paglilingkod sa Diyos, ay baka hindi ka talaga totoong naglilingkod sa Kanya. Pa-easy-easy ka lang, pa-relax-relax, minsan maglilingkod, minsan hindi. Maaring buhay na buhay ka pa din sa iyong sarili at hindi ang Panginoong Hesus ang nabubuhay sa iyong buhay. Kaibigan, gayahin natin ang halimbawa ni Pablo sa paglilingkod sa Diyos. Sabi niya sa Galatia 2:20, "Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin." Ang ibig sabihin nito ay tinatanggihan niya ang kanyang sarili sa mga pagnanasa nito na magiging hadlang para siya makasunod sa Panginoong Hesus. Ang ibig sabihin nito sa atin ay tatanggihan mo yung kasalanan na mag-aalipin sa iyo at hahadlang para makapaglingkod ka sa Panginoong Hesus. Tatanggihan mo yung kagustuhan mo na gumanti. May mga tao na ayaw mag-worship kasi sabi nila, "Ayoko mag-worship kasi nandun yung tao na naka-offend sa akin. Ayoko siyang makita. Ayoko siyang makatabi." Kaibigan, mali. Kasi binibigyan mo siya ng authority sa iyo. Binibigyan mo siya ng kapangyarihan sa iyong buhay. Binibigyan mo siya ng control sa iyong buhay. Biruin mo, nang dahil lang sa kanya ay hindi ka makakasamba sa Diyos. Dahil lang sa kanya hindi ka makakapaglingkod sa Diyos. "Ayoko umatay ng D group kasi yung kasamaan ko, hindi ko gusto yung mga sinasabi niya." Kaibigan, tanggihan mo ang iyong sarili. Hayaan mo na ang Panginoong Hesus ang mamuhay sa iyo na magpapakita ng pagmamahal doon sa tao na naka-offend sa iyo. At pag ginagawa mo ito, hindi lang nakikita ng Diyos ang iyong paglilingkod, kung hindi nakikita niya ang iyong sacrifices para madala mo ang isang tao sa kanya. Pipiliin mo magpatawad at magmahal kahit masakit sa iyo yun. Yun ang kinalulugdan ng Diyos. Then, tatanggihan mo ang iyong comfort zone. Lalabas ka dyan. Lalabas ka sa iyong convenience. Yayakapin mo yung katotohanan na ang paglilingkod sa Diyos ay may halaga. Merong cost. Maaring mapahiya ka. Maaring mahirapan. Maaring kang pagtawanan. Maaring mawalan ka ng oras sa ibang bagay. Naalala ko nun, pumupunta kami doon sa simbahan ng Antipolo upang magbahagi ng mabuting balita ng kaligtasan. Inaabangan namin yung mga nananalangin doon at binabahagi na namin sila ng mabuting balita. Kaya lang, hindi ito madali. Kailangan namin mag-dedicate ng araw. Kailangan namin mag-dedicate ng oras. Bumili ng pagkain para sa aming mga kasama at tiisin yung mga challenges gaya ng pagtatawanan ka habang binabahagi mo ang salita ng Diyos. Narealize ko na kailangan mong i-overcome yung mapahiya dahil pinapaalis ka ng gwardiya at marami pang iba. Pero alam mo, by God's grace, yung isang tao na nabahagi na namin ang mabuting balita ay hanggang ngayon ay nagpapatuloy sa Diyos at hanggang ngayon siya ay bahagi na ng isang discipleship group. Kaibigan, simulan mo umalis sa iyong comfort zone at mararanasan mo at malalaman mo na walang sayang sa mga paghihirap mo. Nakakalungkot kasi maraming tao ayaw maglingkod. Mahirapan daw, walang oras, merong kailangang asikasuhin at iba pa. Kaya ang sinasabi nila, nag-aantay lang ako na tawagin ako ng Diyos. Nag-aantay lang ako ng confirmation. Alam mo, yung mga ganitong pananalita ay nangangahulugan lang ang isang tao ay umiiwas na maglingkod. Bakit? Kasi ganito yun. Narinig mo ba na tinawag ka ng Diyos nung umupo ka sa harap ng iyong TV? Nagbigay ba ng confirmation ang Diyos nung ikaw ay nagbabad sa social media? Narinig mo ba na tinawag ka ng Diyos na pumunta sa gym? O narinig mo ba ang Diyos na tinawag ka dyan sa pinagkakaabalahan mo ngayon? Kaya sinasabi mo na wala kang time? Marahil hindi, di ba? Pero ginagawa mo pa din. Now, bakit mo sasabihin nag-aantay ka lang na tawagin ka ng Diyos? Samantalang malinaw na sinasabi ng Diyos na ikaw ay maglingkod sa Kanya. Malinaw na sinasabi ng Diyos na ikaw ay sumali sa discipleship group.
malinaw na sinasabi sa iyo ng Diyos na ikaw ay gumawa din ng alagad. Kaibigan, hindi ko alam kung anong sinasabi sa iyo ng Diyos. Maaring gusto kanyang magsimula ng isang discipleship group sa iyong opisina. Maaring gusto kanyang magsimula ng isang Bible study sa iyong mga kapitbahay. Kaibigan, ang lahat ng ito ay may cost, may challenges. Pero tutulungan ka ng Diyos kung susunod ka sa Kanya. May isang batang sundalo sa Amerika. Ito ay panahon noong gera sa pagitan ng Amerika at Iraq. Itong batang sundalo na ito ay ayaw niya sumama doon sa Iraq para makipaglaban. Pinaliwanag niya na hindi daw siya sumali sa army para makipaggera. Sumali siya sa army para makuha niya yung mga benefits, sweldo, pang-tuition sa college, insurance at iba pa. Alam mo, na-realize ko, may mali doon sa pag-iisip na yon. Bakit? Kasi ang primary function ng military ay maghanda para sa gera. Dahil ikaw, anytime, ay sasabak sa gera. Ang army ay hindi nag-e-exist para sa benepisyo. Ang sundalo ay nag-e-exist para lumaban, para ipagtanggol ang kanilang bayan. Ang sundalo ay nag-e-exist para labanan ng kalaban at kasamaan. Kaya lang, nakakalungkot dahil may mga tao na umanib lang para sa benepisyo at yun ang malungkot na kaisipan pagdating sa mga alagad ng Panginoong Yesus. Inaasahan nila na ang Panginoong Yesus na darating at ibibigay ang pangangailangan nila, ibibigay ang benepisyo, ibibigay ang buhay na walang hanggan. Pero ayaw namin ng gera, ayaw namin ng labanan, ayaw namin ng paglilingkod. Kaya kaibigan, kung ikaw ay tumatanggi na maglingkod sa Diyos, nako, basahin mo ito, Mateo 16:24-25. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit, ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Kaibigan, hindi ka pwedeng maging alagad ng Panginoong Jesus kung hindi mo tatanggihan ng iyong sarili, kung hindi mo ito itatakwil, kung hindi ka magpapasan ng krus. Kaibigan, simulan mo pasanin ang iyong krus sa araw-araw at sundin mo kung anong pinapagawa sa iyo ng Panginoong Yesus. Huwag mong iingatan ng iyong buhay dahil mas lalo kang mawawalan nito. Pero kung ibibigay mo ito sa Panginoong Yesus, ikaw ay magkakaroon ng totoong meaningful na buhay kasi ipinapagamit mo sa Diyos ang iyong buhay. Number 3, paano mo paunlarin ang iyong paglilingkod? Value others above yourself. Matapos mo suriin ang iyong motibo at matapos mo paghandaan ng halaga ng iyong paglilingkod, ay kailangan mo namang itaas ang ibang tao sa buhay mo. Mas pahalagahan mo sila kaysa sa iyong sarili. Maring nagtataka kung ano kaya yung naramdaman nung 10 apostol sa request ni Juan at Santiago sa Panginoong Yesus. Nako, ito yon. Tingnan natin, basahin natin sa susunod na verse. At nang marinig ito ng 10, ay nangagsimula silang mga galit kay Santiago at kay Juan. Malamang si Pedro ay galit na galit din kasama ng iba pang 9 na disciple. Marahil inisip nila na sip-sip si Juan at Santiago sa Panginoong Yesus at humihingi ng special treatment. Pero marahil inisip nila, hindi kami papayag, hindi dapat yan, dapat nasa top spot kami. Narealize ko, nagagalit sila dahil naunahan sila ni Santiago at ni Juan na hilingin kung sino ang uupo sa kaliwa at sa kanan ng Panginoong Yesus. Narealize ko na mas madaling makita ang kamalian ng iba at magalit kaysa makita ang sarili na ginagawa mo din yung ayaw mo sa iba. Bakit kaya yung kinukondena mo sa ibang tao ay binibigyan mo naman ng excuse pagdating na sa iyong sariling buhay? Alam mo, narealize ko kapag nag-uumpisa na yung inggit at kompetisyon sa isang grupo, ay dyan nagkakaroon ng division at conflict. Kaya kaibigan, mag-ingat tayo sa pride. Ayokong maungusan ng ibang tao, hindi tama ito. Hindi pwedeng napag-iiwanan ako. Nako, narealize ko dahil sa pride ay nagkakaroon tuloy ng division at gulo. Kaya tuloy ito, sabi ng Panginoong Yesus sa kanila, Marcos 10:42, kaya't pinalapit sila ni Yesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hentil ay namumuno bilang mga Panginoon sa kanila at ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Wow, napakabait ng Panginoong Yesus. Tinawag silang lahat at pinalapit. Nagkaroon ng emergency meeting. At ang maganda nito, ang Panginoong Yesus ay hindi kinausap yung 10 ng hiwalay. Hindi niya pinakinggan yung 10 at tinira sila Juan at Santiago. Hindi,
ang ginawa ng Panginoong Hesus ay tinawag silang lahat. Ang gusto ng Panginoong Hesus ay ayusin kung ano man ang conflict. Kaya kaibigan, kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos, ang pangunahin mong layunin ay magpakita ng pagmamahal sa lahat. Wala kang kakampihan upang hindi magkaroon ng division. Ipinaliwanag ng Panginoong Hesus sa kanila na yung mga Hentil ay naghahangad na maging pinuno upang maging boss para lahat ay susunod sa kanya. Ang goal ay umangat ang posisyon para paglingkuran at makapag-utos. Pinaalala sa kanila ng Panginoong Hesus na ito ay gawain ng mga Hentil at hindi nila dapat gayahin. May isang German emperor na sobrang sikat noong World War I at siya ay sobrang nakafocus sa pagtataas ng kanyang sarili. Sobra siyang vain. Kaya matapos siyang mamatay, ay tingnan mo, ito yung sabi ng kanyang tauhan sa kanya. "I cannot deny that my master was vain. He had to be the central figure in everything. If we went to a christening, he wanted to be the baby. If he went to a wedding, he wanted to be the bride. If we went to a funeral, he wanted to be the corpse. Because he was self-centered, he wanted to be the center of everything." Grabe no, and na-realize ko tuloy sa D group, minsan gusto nating tayo ang bida. Ikaw yung merong pinakamaraming nasabi, ikaw yung merong pinakamaraming naituro. Ang problema, wala namang application, wala namang pag-amin sa mga pagkakamali. Gusto mo, ikaw ang pinakabanal, pinakamagaling sa doktrina, pero wala namang pagpapakita ng pagmamahal at pagtataas sa iba. Kaya tingnan mo, sabi ng Panginoong Hesus sa kanila, tingnan natin sa verse 43, "Ngunit hindi ganyan ang dapat umiiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo." Grabe, na-realize ko, tingnan mo, sabi ng Panginoong Hesus na hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Na ang ibig sabihin sa pamilya ng Diyos ay walang ibang Lord. Sa pamilya ng Diyos, walang ibang boss. Sa pamilya ng Diyos ay iisa lang ang kategory natin. Lahat tayo ay servants. Lahat tayo ay tagapaglingkod. Tuloy natin sa verse 44. "Ang sinumang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat." Grabe, baligtad na baligtad ito sa mundo natin. Ang mundo natin ang nagsasabi na dapat maging pinuno ka para magkaroon ka ng maraming alipin. Pero ang Panginoong Hesus sabi niya, magpaalipin ka upang maging pinuno ka. At ito ang tinatawag na servanthood. Ang servant ay ginagamit na salita sa mga waiter. Ang ibig sabihin nito ay nag-aantay upang maglingkod. Yun yung waiter, yun yung servant. Mag-aantay ka sa sasabihin ng Panginoong Hesus sa'yo at ikaw ay susunod. Na-realize ko kung gusto mo maging leader, kailangan mong itaas ang ibang tao at ibaba ang iyong sarili. For example, gusto mo maging D-group leader, ikaw ay magpapakumbaba na magpapadisciple sa iba at papakita mo na ikaw ay follower, na ikaw ay servant. Hindi pwedeng, alam ko na yan, hindi na ako aaten sa akin D-group leader kasi D-group leader nga rin ako eh. Kaibigan, kung gusto mo maging leader ay kailangan mo maging follower. Now, tingnan natin kung anong kaibahan ng servant at volunteer. Ang volunteer, namimili kung anong ministry at kung kailan siya magsiserve, kung ano ang mas convenient sa kanya. Pero ang servant ay naglilingkod dahil meron siyang commitment. Ang servant, hindi niya sasabihin, volunteer lang ako eh. Hindi ako pwede, next time na lang. Ang volunteer, gagawin niya kung anong gusto niya. Pero ang servant, gagawin niya kung anong pinapagawa sa kanya ng Panginoong Hesus. Mahirap man o hindi. May nagsabi, "The servant does what he is told when he is told to do it. The volunteer does what he wants to do when he feels like doing it." Kaibigan, hindi ka tinawag ng Panginoong Hesus para maging volunteer. Niligtas ka niya para maging servant. May nagsabi, "Lord, I want to do what you ask, in the way what you ask, for as long as you ask, because you ask." Kaibigan, ganito ang tamang attitude ng isang nagsiserve kay Lord. Kaibigan, kung gusto mong maging dakila, kung gusto mong maging leader, kailangan nating isuko yung ating right. I-consider natin ang iba na paglilingkuran. I-consider natin ang lahat na master natin. Sasamantalahin natin ang pagkakataon na maglingkod dahil obligasyon nating maglingkod. Tandaan natin na ang totoong pagsubok sa isang alipin ay kung paano ito tumutugon kapag tinatrato na siya na alipin. Sabi sa Lucas 17:10, "Ganoon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniuutos sa inyo, sabihin ninyo,
kami mga aliping walang kabuluhan. Tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Kaibigan, nasubukan mo na bang maliitin? Ay, naghahari-harian sila. Ako to, minamaliit nila. Ginagawa nila akong busabos. Kaibigan, pagkakataon mo na upang maglingkod. Pagkakataon mo na nasabihin na alipin lang ako ng Panginoong Yesus. Totoong alipin ako. At kahit anong sabihin mo sa akin, ay tutuparin ko yung utos sa akin na malin pa rin kita at paglingkuran. Hindi ko ipaglalaban ang karapatan ko. Alam ko yung posisyon ko, pero hindi ko ito ipaglalaban. Ang goal ko ay madala kita sa Panginoong Yesus. Maglilingkod ako sa iyo. Ipapanalangin kita at gagawan ng kabutihan. Sabi ni Dwight L. Moody, "The best way to do ourselves good is to be doing good to others. The best way to gather is to scatter." Kinuwento ng isang estudyante yung kanyang professor na si Dr. Jerry Falwell. Si Dr. Jerry Falwell ay sikat na evangelist at pastor sa Amerika. Kaya lang yung mga ibang tao galit na galit sa kanya dahil sa kanyang paninindigan kung anong tamang moralidad na sinasabi ng Bible. Isang araw matapos ang klase ng estudyante na ito kay Dr. Falwell ay inabutan siya ng isang napakalakas na bagyo. Ang masama nito ay ang kanyang gulong ng kotse ay na-flat. At dahil sa siya ay nasa labas lang ng opisina ni Dr. Falwell, ay lumabas ito at niyaya siya na magpalipas na lang ng bagyo doon sa loob ng kanyang opisina. Kaya lang ay merong importanteng appointment itong estudyante at sabi niya, hindi siya makakapag-antay, kailangan na niyang umalis. Alam mo, si Dr. Falwell ay lumabas at tinulungan siya magpalit ng kanyang gulong nang walang raincoat. Basang-basa silang dalawa habang nagpapalit sila ng gulong at matapos silang magpalit ng gulong, ay inabutan siya ni Dr. Falwell ng $20 bago siya umalis. Alam mo, sabi ng estudyante, akala niya yung kanyang ginagalang na si Dr. Falwell ay good man. Pero simula nung nakita niya yung pagmamahal at paglilingkod nito, ay naisip niya na ito ay isang great man. Kaibigan, sa kaharian ng Diyos, ang paglilingkod na may pagmamahal at pagpapakumbaba ang itinuturing na dakila. Sabi ni Rick Warren, "The only way you can serve God is by serving other people." And lastly, number 4, paano mapaunlarin ang iyong paglilingkod sa Diyos? Embrace the example of Jesus. Gagawin nating halimbawa ang paglilingkod, ang Panginoong Jesus. Tuloy natin sa verse 45, "Sapagkat ang anak ng tao rin naman ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami." Ang salitang pangtubos ay picture ng isang alipin na ibinibenta sa marketplace at mayroong isang tao ang bibili sa kanila para sila ay makalaya. At tayo ay alipin ng kasalanan at alipin ng kaparusahan sa susunod na buhay. Subalit, tinubos tayo o binayaran ng Panginoong Yesus upang tayo ay makalaya sa pagkaalipin sa kasalanan at sa kaparusahan nito. Ipinambayad ng Panginoong Yesus ang kanyang dugo upang tayo ay mapalaya at ang ating kabulukan at kasalanan ay kinuha niya at ibinigay niya sa atin ng kanyang katuwiran. Nakipag-swap siya sa atin upang hindi tayo maparusahan. Ganun kabuti ang Panginoong Yesus. Tingnan natin kung anong klase ng paglilingkod ng Panginoong Yesus ang ating gagayahin. Sabi sa Filipos 2:5-11, "Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Yesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos." Grabe no, kahit siya daw ay Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya ay maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya ay lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Hesukristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Grabe, sobrang selfless ng Panginoong Yesus. Siya na Diyos ay nagpakumbaba at naging alipin na naglingkod sa atin upang tayo ay tubusin. At dahil sa kanyang pagpapakumbaba, anong sabi sa talata? Dahil dito, siya ay lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Kaibigan, gusto mo ba maging leader? Gusto mo maging dakila? Then be a servant. Do you want to be number one? Then become a slave.
Alam mo, sa simbahan, gobyerno at iba pa, meron tayong tinatawag na cardinal, archbishop, bishop, priest, deacons, senior warden, junior wardens. Meron din tayo president, vice president. Meron tayong celebrities, superstars, radio preachers, Christian celebrities, Christian superstars, Christian vloggers. Lahat ay may titulo at lahat ay may posisyon at ang lahat merong order mula sa baba hanggang sa pinakamataas. At kailangan mo humabol papunta sa taas kasi kung hindi, mapag-iiwanan ka. Grabe! Pero sa kaharian ng Panginoong Hesus, ang panglilingkod ay ang pangunahin niyang pagnanasa. Para sa Panginoong Hesus, ang panglilingkod ay ang kanyang buhay. Pinaglingkuran niya kahit yung mga pumatay sa kanya. Pinaglingkuran niya yung mga taong kinamuhumuhian siya. Kaya kaibigan, ang tanong, paano siya naging dakila? Paano siya itinaas ng Diyos? Hindi dahil sa siya ay Diyos, kung hindi dahil sa siya ay naging alipin. Pinili niya na maglingkod sa pinakamababang posisyon, kaya itinaas naman siya sa pinakamataas na posisyon. Kaya para sa mata ng Diyos, sinong pinakadakila? Yung mga naglilingkod na walang publicity, yung mga nananalangin para sa kanyang kapatiran na walang nakakakita at sa mga taong nangangailangan, yung mga hindi nag-a-announce na meron silang ginagawang kabutihan sa ibang tao, yun yung mga dakila. Ang mga dakila ay yung mga naglilingkod sa mga bata sa church na hindi kailangan nandun siya sa palpito. Yung mga dakila, yung mga usher na bumabati at gumagabay sa mga pumapasok sa church kahit pa nga sila ay nasusungitan. Yung mga dakila ay yung mga volunteers, kagaya ng mga volunteers natin sa WOTG, yung mga greeters natin, yung visual tech, yung ating prayer intercessory ministry, yung ating discipleship management, yung ating evangelism. Walang nakakakita nito, wala kayo sa limelight. Yan ang kinalulugdan ng Diyos. Bakit ginagawa niyo yan? Hindi para parangalan ng sarili, kundi para parangalan niyo ang Diyos. And then, sino pang pinakadakila? Yung mga nanay at tatay na nagdi-disciple ng kanilang mga anak at nagpapakita ng good example. Nung isang araw, nag-usap kami ng aking asawa. Ang sabi niya, gusto niyang gumawa ng isang bagay na noteworthy. Ang sabi ko sa kanya, ang isang noteworthy na pwede niyang gawin sa mata ng Diyos ay i-disciple ang aming mga anak. Hindi noteworthy kung maging isang magaling na negosyante ka, maging isang magaling na teacher, maging isang sikat sa social media, o magkaroon ka ng iba't ibang achievements. Sa mundo, yan ang pinapalakpakan, pero sa mata ng Diyos ay iba ang kanyang pagtingin. Ang kinalulugdan ng Diyos ay yung katapatan mo na i-disciple ang iyong mga anak. Kaya kaibigan, alaanin mo, kung ikaw ay D-group leader, ikaw ay dakila sa mata ng Diyos kung ginagawa mo ito na may pagpapakumbaba at pagmamahal sa Diyos. Kung ikaw ay tapat, kay mahirapan ka o hindi, ay tuloy ka pa rin sapagkat ginagawa mo ito dahil sa iyong pagmamahal sa Diyos. Sabi ni Martin Luther King Jr., "If any of you are around, what I have to meet my day. I don't want a long funeral. And if you get somebody to deliver the eulogy, tell them not to talk too long. Every now and then, I wonder what I would want them to say. Tell them not to mention that I have a Nobel Peace Prize. That is not important. Tell them not to mention that I have 300 or 400 other awards. That's not important. Tell them not to mention where I went to school. I'd like somebody to mention that day that Martin Luther King Jr. tried to give his life serving others. I'd like for somebody to say that day that Martin Luther King Jr. tried to love somebody." Kaibigan, anong gusto mo maalala sa'yo ng mga tao? Alam mo, tama si Martin Luther. Ako, ayoko din maalala na Christian blogger o maalala sa ibang achievements ko. Ang gusto ko maalala sa akin ay ako ay nagmamahal ng walang kondisyon, kagaya ng Diyos. Ang hirap nito dahil sumasablay ako dito, pero I'm sure unti-unti ay babaguhin ako ng Diyos upang mas maging mapagmahal na alagad niya. At hindi lang yan para sa akin, kundi para sa ating lahat. Kung gusto nating gayahin na maglingkod ang Panginoong Hesus, ay kailangan nating matuto maglingkod na may pagmamahal. Magiging gracious tayo. We must serve graciously. Paano natin gagawin? Basahin natin yung Lucas 6:35. "Sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo. At kayo magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos, sapagkat siya'y mabuti kahit sa masasama at sa mga hindi marunong magpasalamat." Grabe, ang hirap nito. Pero alam mo, ito ang nagre-reflect sa puso ng Diyos.
Ito ang nagre-reflect ng gospel na nagmamahal tayo ng kaaway dahil ang Panginoong Jesus mismo ay nagmahal din doon sa mga hindi naging mabuti sa Kanya, sa mga hindi marunong magpasalamat at marami pa. Alam mo, ang nature natin mga tao ay mahalin at pakitaan lang ng mabuti yung mga tao mabuti rin sa atin. Pero doon sa mga tao na nanakit sa atin ay iba na ang trato natin. Pero dito sa talata na ito ay sinasabi sa atin ng Diyos na gagawin nating example sa buong mundo ang pagmamahal ng Diyos sa mga taong ito sa pamamagitan natin. Ito yung ating imomodelo. Ganito ginawa sa akin ng Diyos. Binago niya ako na kahit ang aking mga kaaway ay minamahal ko. Kaibigan, ito ang tunay na paglilingkod. Tinatakwil mo ang iyong sarili. Kaya nga kaibigan, magtiwala ka na kaya mong gawin ito sa tulong ng Panginoong Yesus. Punuin mo ang sarili mo ng pagmamahal ng Diyos. Tanggapin mo ang pagmamahal ng Diyos sa puso mo araw-araw. Makipag-usap ka sa Kanya. Tandaan mo ito, wala kang ibibigay na pagmamahal sa ibang tao kung wala kang tinatanggap na pagmamahal sa Diyos araw-araw. Kaya kaibigan, ikaw ang unang magpalago ng iyong pagmamahal sa Diyos upang meron ka ding maibigay na pagmamahal sa iba. Kapag wala ka nito, ay magtataka ka. Bakit ang hirap magpatawad? Kasi hindi ka lumalago sa pagmamahal mo sa Diyos. Pero kung lumalago ang pagmamahal mo sa Diyos, hindi problema ang magmahal sa kaaway. Hindi problema ang maglingkod. At hindi lang sa mga kaaway ka magmamahal, pati sa mga taong nangangailangan ng tulong. Si Osuela McCarthy ay isang maliit na babae na nagtatrabaho sa mga bahay-bahay. Siya ay naglalabada. Sa kanyang kinikita sa paglalabada ay nagtatabi siya ng pera. Nung umidad siya ng 87 years old, ay donate niya yung kanyang naipon na 150,000 sa Southern Mississippi University. At tinanong siya kung anong kanyang motivation para magtrabaho ng buong sipag tapos ipamigay lang ang lahat. Alam mo, sabi niya, I always wanted to help somebody else child go to college. Grabe, ito yung paglilingkod ng walang makasariling agenda. Sabi ni John Wesley, do all the good you can, by all the means you can, in all the places you can, at all the times you can, to all the people you can, as long as ever you can. Marahil kaibigan, ay kinausap ka ng Diyos at gusto mo rin maglingkod sa Kanya at ibigay ng buo ang iyong buhay. Kaibigan, hayaan mo na tubusin ka muna ng Diyos sa iyong mga kasalanan upang magkaroon ka ng kalayaan sa iyong mga kasalanan. Gusto ng Diyos na makabilang ka muna sa Kanyang kaharian bilang Kanyang anak. Pero paano mo ito gagawin? Manampalataya ka sa Panginoong Yesus na binayaran niya ang lahat ng iyong kasalanan sa krus. At kapag ginawa mo ito, ay ibibilang Kanya bilang Kanyang anak at patatawarin sa lahat ng iyong mga kasalanan. Kahit nasan ka ngayon, ipayag mo ang iyong pananampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng isang panalangin. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko na ako po ay makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko ng aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan mo po akong maglingkod sa iyo simula ngayong araw na ito. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Yesus, ay mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, ay inaanyahan kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba na mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kabigatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, ay sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section. Kung napapanood mo naman ito sa Facebook, ay click mo lang yung send message at type mo doon ang salitang join at may magre-reply sa iyo para sa link ng registration form. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry at kung gusto mong maging regular partner namin dito sa ministry na ito na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanyahan kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link ng donation page sa baba ng description. Pag hindi nyo nakita ang link, ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Sa ating pagtatapos, ay iwan ko ito sa inyo. Sabi ni John Bunyan, you have not lived today until you have done something for someone who can never repay you.
Kaibigan, gusto ba magkaroon ng meaningful life? Magsimula ka maglingkod. Paglingkuran mo yung mga taong walang kakayahan na magbalik ng kabutihan mo sa kanila. Dalhin mo sila sa Panginoong Hesus. Magsimula ka ng maglingkod sa pamagitan ng pagkakaroon ng tamang motivation. Maglingkod ka hindi dahil sa benepisyo, kundi maglingkod ka dahil minahal ka ng Diyos at dahil mahal mo din siya. Maglingkod ka din ng may buong tapang at buong commitment na pagtagumpayan ng mga challenges ng buhay. Ang paglilingkod ay may cost. Meron itong halaga. At sa likod ng ginagawa mo ay tinitignan ng Diyos kung ano ang naging halaga ng ginagawa mo para sa iyo. At kung maglilingkod ka ay maglingkod ka kagaya ng paglilingkod ng Panginoong Hesus. Magpakumbaba ka at magmahal. Paglilingkuran mo at mamahalin ng iyong kaaway at pag ginagawa mo ang mga ito, nako, mararanasan mo ang buhay na makabuluhan, ang buhay na may purpose, ang buhay na naaayon sa plano ng Diyos sa iyo. At darating ang araw ay aanihin mo ang lahat ng reward na ito sa langit. Kung kasama mo naman ang iyong pamilya, ay sama-sama kayong mag-reflect sa mga katanungan na may kita nyo sa inyong screen. God bless!